Balikan naman natin si GMA News stringer Junjun C. Kaugnay na nangyaring aksidente kanina sa Nueva Ecija. Junjun. Yes, kasama yung Hawi, kasama ang Karen. Dumating na nga dito sa area itong kung saan naganap itong malaking na aksidente. Itong asawa at kapatid nitong driver ng tanker na si Silvino Maso. So halos hindi matanggap at hindi malaman ang nararamdaman itong si Marites Maso nang makita yung sitwasyon ng tanker na nung dumating sila dito. So hindi na halos nakausap itong si Marites Maso, kaya ang kapatid na lang ni ng biktima si Silvino Maso ang nakausap natin na si Alex Maso. So ayon kay Alex Maso na kapatid ng biktima, ay huli lang daw nilang nakausap sa telepono itong biktima at hindi nila inaasahan na ganito na nga magtatapos ang buhay nitong driver na si Maso. So sa ngayon, ang mga labi niya ni Maso ay nakalaga sa dito daw sa funeraria sa Talavera at inaayos na lang mga planong ibalik na dito kung saan siya nakatira. So yan muna ang huling kaganapan dito sa Muñoz Science City kung saan nagkaroon nga itong malaking na aksidente. Yes, balik Junjun. Muna sa'yo, Junjun, si Kara ito. Yes, Karen. Okay, Junjun, nakipag-ugnayan na ba ang pamunuan ng Victory Liner doon sa mga kamag-anak nitong mga nasawi at nabiktima nitong aksidenteng ito? Yes, Karen, kanina nakita natin na nung masagsagan nga nitong investigasyon ng kapulisan, ay siya namang itong mga tauhan mismo, official nitong Victory Liner, ay kinakausap itong mga nakaligtas na nasakay ng kanilang bus. At yung iba nga na hindi naman gaanong nasugatan at nasaktan, ay kanilang itin-transfer sa ibang bus at sinagot yung itong mga pamasahe pa at iba pang mga gastusin daw kung sakaling magpapatingin sila sa ospital. So I suppose pati yung mga yung libing at burol at kung ano pa hospital expenses sasagutin din ng Victory Liner. Yes, Karen, hintayin pa raw ayon doon sa pamunuan nga ng Victory Liner, right? Hintayin muna nila yung investigation. Pero nakahanda naman daw silang tulungan yung mga naging biktima basta maging makuha lang nila yung report ng PNP. Pero nakako naman sila ng tulong doon sa kanilang mga pasahero dati dahil ito naman daw legal at may mga ticket na ibigay sa kanila. Maraming salamat, Junjun C. Yan, maraming salamat din. Wala sa Nueva Ecija.